Kabanata 71 hanggang 75. Diyos, nagsasabi ba siya ng totoo? Napalunok si Logan habang nag-aapoy ang tingin. Napahilamos ng mukha si Zane sa hindi makapaniwala. Gulat na tinitigan ni Hudson si Jasper. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ng isa, tiyak na iisipin ni Hudson na siya ay natisod sa isang baliw. Maging si Jack ay nagulat. Alam niyang may gusto si Jasper kay Terizon, pero hindi niya inaasahan ang ganoong kataas na appraisal mula sa lalaki. Si Jasper lang na nanggaling sa kinabukasan ang nakakaalam na magkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Noong siya ay lumipat, si Terizon ay nagkakahalaga ng 460 bilyong dolyar at gumawa ng taunang kita na 360 bilyong oriental dolyar. Mayroon silang higit sa 1 bilyong. Gumagamit ng iba't ibang produkto sa buong mundo. Si Jasper ay gagamit ng 10 milyon para bumili ng 51% ng mga share ng kumpanya, na mahalagang ipinagpapalit ang 1 piraso ng bato para sa 1 gintong itlog. Ang mas mahalaga ay ang hinaharap na ecosystem ng social media na maaaring malikha sa pamamagitan ng pag-asa sa 1 nakakatakot na bilang ng mga pangkat ng gumagamit. Iyon ang pangunahing layunin ni Jasper, na gamitin ang trapiko gamit ang mga pondo at gamitin ang nasabing trapiko upang kontrolin ang ecosystem upang mamuno ang ecosystem. Ngunit ano ang iniisip ni Hudson noon? Hindi man lang inisip ni Hudson ang magandang hinaharap na binanggit ni Jasper, dahil mas nag-aalala siya sa ibang bagay. Sabi mo nakaisip ka na ng paraan para kumita. Nalaman ni Hudson na ang hinaharap ng 1 trilyong dolyar at ang muling pagtatatag ng komunikasyon ng tao ay mababaw kung ihahambing. Ngayon nang hindi na kayang bayaran ni Terizon ang sweldo ng mga tagapagtatag nito, wala nang mas mahalaga kaysa kung paano kumita. Ang problema kung paano kumita sa internet ay isang bagay na hindi pa rin neresolba ng buong mundo, lalo pa ang bansa. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa isip ng lahat sa realidad habang sila ay nakatitig kay Jasper na may mainit na mga tingin. Pirmahan ang kontrata at sasabihin ko sa iyo. Ipinakita ni Jasper ang kanyang mga palad. Siya ay hindi isang tanga, dahil ang kasaysayan mula sa kanyang nakaraang buhay ay napatunayan na ang gayong paraan upang kumita ay tama. Iyon ay kung paano muling nabuhay si Terizon. Gayunpaman, siya ang mahaharap sa kawalan kung sasabihin niya sa kanila at bumalik sila sa kanilang salita. Mabuti, sumasang-ayon kami, ngunit ang bahagi kung saan tayo kikita at ang iyong pangako na hindi pa mamahalaan ang pang-araw-araw na negosyo ng kumpanya ay dapat na nakasulat din sa kontrata. Kunguyam ang panga ni Hudson. Siyempre, sa sandaling maging shareholder ako, ang paglutas sa iyong problema kung paano kumita ay walang pinagkaiba sa paggawa ng pabor sa sarili ko. Hindi ako magiging ganoon kakuripot. Kung tungkol sa pamamahala ng negosyo ng kumpanya, wala akong ganoong uri. Nang oras, gayunpaman, tutulungan ni Jack na bumuo ng istruktura ng iyong kumpanya sa simula pa lang. Bibigyan siya ng iba pang bagay na dapat gawin kapag nagsimula ng magkaroon ng mas maraming negosyo ang JW Capital. Ayos lang ba sa iyo? Hudson ay hindi maaring maging mas nagpapasalamat na magkaroon ng 1 propesyonal na manager tulad ni Jack na tumutulong sa kanila. Ngayong nagkasundo na sila, tinawagan ni Hudson si Daniel, ang huling tagapagtatag na namamahala sa legal na bahagi ng negosyo, upang magbalangkas ng kontrata. Nagmamadaling pumunta si Daniel sa kumpanya. Natigilan siya nang marinig ang pagkakakilanlan ni Jasper. Binulungan niya si Hudson at ang iba nang sabihin sa kanya na magdadagdag si Jasper ng 10 milyon sa kanilang kapital. Pagkatapos noon, masaya siyang pumunta para gumawa ng kasunduan. Sinuri ni Jasper ang kasunduan at tinalakay ito kay Jack bago nila binago ang 2 maliliit na aspeto upang matiyak na mas makikinabang sila. Ang magkabilang panig pagkatapos ay nilagdaan at tinatakan ang kasunduan bago ito naging epektibo kaagad. Ilipat ang equity sa Bureau of Industry and Commerce bukas pagkatapos ng trabaho at ang aking mga pondo ay maikredito sa iyong mga account. Ipinasa ni Jasper ang kontrata kay Jack at 1 malaking bato ang tuluyang naiangat mula sa kanyang dibdib. Samantala, si Hudson at ang iba ay nakatitig kay Jasper na may ningning sa kanilang mga mata. Ang lahat ay naghihintay na marinig ang tungkol sa paraan upang kumita. Tumawa ng malakas si Jasper. Kung tungkol sa lahat kung paano kumita si Terizon ay 1 hindi malulutas na problema. Sa kabilang banda, alam na alam ni Jasper na napakaraming paraan para kumita ng pera.
Ang mga hinaharap na produkto tulad ng KK Show, K-Zone, at KK Members, halimbawa, ay mga derivative na produkto na magdadala ng hindi maiisip na kita. Maglakas loob ka bang maniwala na ang isang piraso ng code at ilang larawan ay maaaring ibenta sa halagang $10? Ngunit iyon ang katotohanan. Bukod dito, ang mga derivative na produktong ito ay nagdala ng higit pa sa mga kita para sa TerraZone. Inalawak din nila ang linya ng produkto ng KK at sa gayon ay nadagdagan ang pagiging malagkit ng customer pati na rin ang pagiging mapagkumpetensya sa pagitan ng mga produkto. Kasabay ng ultimate attack ni KK sa anyo ng isang laro, ito ay magiging simpleng walang talo. Alam ni Jasper ang isang mayamang babae sa kanyang nakaraang buhay na gumastos ng 4 milyon mag-isa sa virtual na pera para sa laro ng poker ng KK. Ngunit ang pinakaangkop na paraan para sa TerraZone sa sandaling iyon ay iba pa. Ang kilalang mobile service ng KK. Lahat kayo ay may ganitong maliit na bagay, tama ba? Inilabas ni Jasper ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Hudson at ang iba pa nakakaibang nakatingin sa kanya. Ang isang mobile phone ay ang kasalukuyang usong paraan ng komunikasyon. Oo naman, may mga mas mahusay na mga telepono na may mas matataas na specs din, ngunit ang mga iyon ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at masyadong mahal. Gayunpaman, ang mobile phone na ito ay mas mura at mas mapagpakumbaba. Gayunpaman, mali ang pakiramdam na makita ang ganoong bagay sa isang mayamang tulad ni Jasper. Tila walang pakialam si Jasper sa kanilang nagtatanong na mga titig habang patuloy siyang nagsasalita, para sa mga KK users na mutual friends na makipag-ugnayan. Sa isa't isa, kinakailangan na silang dalawa ay nakikipag-ugnayan sa isang computer. Gayunpaman, sabihin na nakikipagtulungan kami sa Netcom, na magbibigay daan sa amin na makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmimensahe sa mga mobile phone sa halip na mga computer. Ang pagiging mapagkumpetensya ng KK ay tataas sa panimula at iyon ay isang mahusay na paraan upang kumita. Nang marinig ang mungkahi ni Jasper, napaisip si Hudson at ang iba pa. Ang unang nag-react ay si Cameron. Noong nakaraan, siya ang unang taong nakaisip ng pamamaraang ito. Iyan, magdudulot iyon ng matinding kaguluhan. Magiging isang magandang bagay para sa amin at sa Netcom dahil ang isang text message ay nagkakahalaga ng 10 sentimo. Malaki pa rin ang kita kahit na 3 sentimo lang ang makukuha natin sa bawat mensahe. Si Cameron ay tumingin kay Jasper ng may pinanabik at paghanga, na parabang ang mga salita ni Jasper ay nagsalita sa kanyang puso. Samantala, napahiya si Jasper, dahil si Cameron ang aktwal na taong nakaisip ng ideya. Magandang plano, parehong tumanggo sina Logan at Zane. Nabigyan na kita ng ideya, pero nasa iyo kung paano mo ito gagawin. Okay, kaya pagkatapos mong bumuo ng isang partnership sa Netcom, ang susunod na negosyo na gusto mong abangan ay ang Nobile. Tulad ng bawat kasaysayan, si Nobile ay nahati at naging independent ngayong taon. Ito ay nasa isang malungkot na estado ng pag-unlad bilang isang maliit na kumpanya na may maliit na reputasyon. Ngunit alam ni Jasper na malapit nang kunin ni Nobile ang networking at telekomunikasyon, kaya gagawing isa ang industriya ng mobile phone sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pundasyon kasama ang Nobile sa ngayon, ito ay lubos na magpapagaan sa anumang karagdagang pakikipagsosyo. Kaka-establish pa lang ng Nobile, habang pinapanatili ni Hudson ang kanyang sarili sa loop na may maraming impormasyon tungkol sa labas ng mundo, alam niya ang tungkol sa kumpanya. Sa katunayan, ngunit ang pag-unlad nito ay napakalaki. Ang Netcom ay masyadong malaki sa isang kumpanya, at habang ang kapital nito ay mas malaki kaysa sa Nobile, may nagsasabi sa akin na ang Nobile ay magiging pinakaangkop na tagapagbigay ng serbisyo ng telekomunikasyon sa hinaharap. Ililipat ang pondo bukas, maghanap ng ibang opisina at maaaring bumili ng ilang mga server. Pagkatapos ay bayaran ninyo ang lahat ng sweldo na inutang ninyo, tiningnan ni Jasper ang kaawa-awang estado na kinaroroonan. Nang tanggapan ng TerraZone at sinabi, si Hudson ay medyo napahiya ngunit hindi nagtagal ay napuno ng kumpiyansa. Hindi pa ako naging sobrang kumpiyansa sa TerraZone kaysa sa ngayon. Oh, at isa pa, nilinggan ni Jasper si Zane. Alam kong binuo mo ang programa ng KK, pero ang problema ngayon ay masyadong malaki ang programa.
Baka mag-isip ng paraan para makompress ito. Kaya't halos 1 megabyte ang laki nito. Alam kong mahirap pero maniwala ka sa akin. Ang paggawa nito ay tataas ng 3 beses ang bilang ng mga gumagamit ng KK. Ang average na bilis ng internet sa bansa ngayon ay hindi lalampas sa 50 kilobytes per second at karamihan sa mga ito ay dial-up na internet access na nagpapahirap sa mga customer na mag-download ng mga program na masyadong malaki ang laki. Ang pag-compress ng program sa 1 megabyte ay magiging simula kung paano ganap na. Dinurog ng Terizon ang iba pang software ng komunikasyon at nagsimulang umunlad, na pinalaki ang agwat sa pagitan ng Terizon at iba pa. Sige, bukas ko na sisimulan. Mariing tumango si Zane. Ngayon na ang mga pondo ay hindi na isang problema at hindi nila kailangang mag-alala kapag ang mga server ay mag-crash, maaaring idirekta ni Zane ang kanyang enerhiya sa iba pang mga bagay. Hindi pa banggitin na ang mga nakaraang pangyayari ay nagpatunay lamang na ito man ay ang kanyang nakakatakot na net worth o ang 10 milyong dolyar na madali niyang nakuha, pati na rin ang kanyang paraan ng pagtulong kay Terizon na kumita. Ang mga kakayahan ni Jasper ay isang bagay na hindi nila posibleng abutin. Ang mga salita ni Jasper ay walang pinagkaiba sa mga salita ng isang Diyos gaya ni Zane at ang iba pa. Tinitigan ni Hudson ang eksenang nasa harapan niya nang may galit. Alam niyang panalo na si Jasper sa kanyang maliit na koponan. So ano kung gayon? Hudson inilipat sa mula sa pag-iisip sa walang oras. Hanggat maaaring lumago si Terizon, hindi mawawala ang kanyang mga nagawa. Kung titingnan ito sa ganoong paraan. Ang katotohanan na nagustuhan ni Jasper si Terizon ay tila isang pagpapala sa marami sa kanila. Tumalim ang gabi at nagpa siya sina Jasper at Jack na bumalik sa hotel. Bago sila umalis, siniguro ni Jasper na payuhan si Hudson at ang iba pa na ihinto. Ang pagbibigay ng 5-digit na numero para sa KK at sa halip, magsimula sa 6-digit. Sinabi rin niya sa kanila na panatilihin ang mga lucky number sequence tulad ng 777,777 sa number pool. Hindi naunawaan ni Hudson at ng iba pa ang kahalagahan ng hakbang na ito ngunit nangakong susundin ito. Ginamit pa ni Cameron ang kanyang awtoridad para baguhin ang normal na 5-digit na KK number ni Jasper sa 999,999. Si Jasper lang ang nakakaalam na ang alinman sa mga numerong ito ay madaling mabibenta ng 10-10 milyon. Napakahalaga nito, at kahit na ayaw niyang ibenta ito, palagi niyang naibibigay ang numero sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos magpaalam kay Hudson at sa natitira, ginugol ni Jack ang buong biyahe pabalik sa hotel para magtanong kay Jasper tungkol sa Terizon Inc. Business-wise, siya ang kakatawan sa JW Capital habang tinutulungan niya si Terizon na bumuo ng istruktura ng kanilang kumpanya. Upang magawa ito, dapat muna niyang maunawaan kung ano ang madiskarteng pananaw ng kanyang boss, si Jasper, para kay Terizon. Kung tatanungin siya, nakita ni Jack na may pag-asa ang hinaharap ni Terizon, lalo na sa pamumuhunan ni Jasper. Hindi banggitin kung gaano kabigat si Terizon sa puso ni Jasper. Kahit na ito ay para sa kapakanan ng impresyon ni Jasper sa kanya, sisiguraduhin ni Jack na natapos niya ng perpekto ang kanyang unang trabaho. Sinabi sa kanya ni Jasper ang lahat ng alam niya at inihayag pa ang ideya ng mga derivative na produkto na katulad ng KK Show at KK Games kay Jack. Hindi siya magkakaroon ng oras na gumugol ng bawat minuto sa pagbabantay kay Terizon sa hinaharap, kaya naman naroon si Jack para tulungan siyang gawin ang mga bagay para sa kanya. Maayos pa rin ang KK Show, ngunit kailangan ng KK Games ang pagsasama ng isang handa na kumpanya ng laro sa Terizon, o ang Terizon ay gagamit ng masyadong maraming oras at pagsisikap. Hindi sila binigyan ni Jasper ng pera para sila ay matipid. Bawat minuto ay mahalaga pagdating sa pagkuha ng mga pagkakataon sa merkado sa mga taong ito. Kung tungkol sa mga kumpanya ng laro na hahanapin, si Jasper ay walang oras upang talakayin ito sa kanila mismo, kaya ipaubaya niya ang bagay na ito kay Jack. Matapos matanggap ang mga tagubili ni Jasper, masayang bumalik si Jack sa silid upang magplano. Nagtitiwala siya na matutulungan niya si Hudson na ganap na muling itayo ang Terizon. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Jasper ng isang tawag sa telepono nang siya at si Hudson ay dumaan sa mga pamamaraan ng paglilipat ng equity.
Pinilit ng tawag sa telepono si Jasper na tapusin ang kanyang paglalakbay sa Cavern City. Iniwan si Jack at nagpaalam kay Hudson at sa iba pa. Bumili si Jasper ng tiket para sa susunod na flight pabalik sa lungsod. Natural, si Wendy ang sumando sa kanya. Ang paglabas sa Bentley, ang kaakit-akit na tanawin ng isang kagandahan at isang marangyang sasakyan na magkasama ay nagpasindak kay Jasper. Anong tinitingin-tingin mo, tanga? Mapang-akit na tumayo si Wendy sa harap ni Jasper at ngumiti. Huminga ng malalim si Jasper. Bakit mo ako binibigyan ng vibe ng isang dilag na nagmamaneho sa marangyang kotse ng kanyang asawa upang makipagkita sa kanyang mahal? Natulala, agad na namula si Wendy sa kahihiyan at itinaas ang kamay para sampilan siya. Nakangiting pumasok si Jasper sa sasakyan. Bumilis ang Bentley sa highway at lumingon si Wendy para tanungin si Jasper, hindi ba sabi mo babalik kapag kalipas ng ilang araw? Bakit ka nagmamadaling bumalik? May nangyari sa bahay, hinimas ni Jasper ang kanyang mga templo at malinaw na nagsalita. Bahay, nasaan ang mga magulang mo? Mabilis na tanong ni Wendy. Tumango si Jasper at sumagot, tumawag sa akin ang nanay ko kaninang umaga at sinabing napagdesisyonan ng kapitbahay ko na magtayo ng bahay. Kinuha nila ang higit sa kalahati ng lupain ng aking pamilya. Pinuntahan sila ng aking ama tungkol dito at muntik na nila siyang bugbugin. Gusto niya akong pumunta at tingnan. Anong klaseng kapitbahay yan? Straight up bullying lang yan. Galit na wika ni Wendy. Walang masama sa pagtatayo ng bahay, ngunit hindi mo maaaring kunin ang lupa ng iba at pagkatapos ay bugbugin sila. Iyon ang dahilan kung bakit inihinto ko ang bagay sa Cavern City. Kailangan kong bumalik at makipag-ayos muna sa kapitbahay. Siguro I'll take the chance to move mom and dad to the new villa, para makapag-relax sila at hindi mag-alala, Jasper spoke. Tumango si Wendy bilang pagsang-ayon. Sasama ako sa iyo. Oo naman. Kailangan mong makilala ang mga magulang ko sooner or later anyway. Napangiti si Jasper sa wakas. Napakurap si Wendy. Bakit pakiramdam ko may iba pa sa mga salita mo? Ayoko lang na may nakikitang natatapakan kahit na magulang mo. Sila, huwag kang masyadong magmaneho. Niretouch ko ang makeup ko. Mayroon pang 2 oras bago tayo makarating, mayroon tayong oras, sagot ni Jasper sa pagkagalit. Hoy, steady, babayaran kita kung baluktot ang lipstick ko. Ibibili kita ng 100 pa. Sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa mayaman ka. Paumanhin, ngunit maaari mong gawin ang anumang gusto mo kapag mayaman ka. Bihira para sa Lane Village na magkaroon ng mga bisita, pabayaan ang isang taong may Bentley. Kahit na ang pinakamaraming tao sa Nayon ay napunta lamang upang manirahan sa bayan sa loob ng ilang taon, kaya walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung ano ang isang Bentley. Gayunpaman, ito ay isang hindi kapani-pani walang sapat na gawa na magkaroon ng isang 4 na gulong na kotse sa panahong iyon. Kaya naman, sa sandaling pumasok ang sasakyan ni Jasper sa Nayon, bigla itong napalibutan ng malaking grupo ng mga bata. Maging ang mga matatanda sa Nayon ay tumingin sa kotse na may pag-usi sa at inggit. Katulad ng iba pang mga Nayon sa bansa, karamihan sa mga residente sa Lane Village ay nagbahagi ng nabanggit na apelyido at karamihan ay magkakaugnay sa bawat isa sa ilang paraan. Ang ama ni Jasper, si Charlie Lane, at ang ina, si Sally Lord, ay kilala sa loob ng mahihirap na Lane Village sa pagiging mahirap. Bagamat alam niyang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Jasper, hindi pa rin maiwasan ni Wendy na mabigla habang naglalakad sila sa liko-likong kalsada sa bundok. Dumating sila sa isang maliit na bahay na may 4 na pader. Sa pag-aalala ni Wendy, ang isang halos hindi nakatayong bahay na sapat na ang gulang upang maging isang relic tulad ng isang ito ay isang bagay na nakita niya lamang sa telebisyon at mga larawan. Gayunpaman, iyon ang tahanan ni Jasper. Ang mga bata ay nag-uusap pa rin sa isa't isa habang pinalilibutan nila ang Bentley, hinahawakan ito ng walang kapantay na pag-uusisa. Pinagmasdan ng mga matatanda ang pagbaba ni Wendy sa sasakyan at agad na natigilan. Wow, sinong anak yan? Napakaganda, napakaganda, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae. Talagang tagalungsod siya, tingnan mo ang mga damit niya, hindi pa ako nakakita ng mga ganyang damit dati. Sok sok. Hindi pa tayo nagkaroon ng ganito kagandang babae sa village natin. Pero bakit siya pupunta sa bahay ni Charlie?
Sa gitna ng chit-chat, bumaba rin si Jasper ng sasakyan. Lahat ay tinamaan. Iyan, si Jasper iyon, hindi ba? Siya iyon. Nabalitaan ko na nagtatrabaho siya sa bayan pagkatapos ng unibersidad. Ibinenta pa ng mga magulang niya ang bahay nila para makabili siya doon. Bakit siya bumalik ngayon? Girlfriend ba niya ang magandang babae na iyon? Ito ay tungkol sa kanyang ama na muntik nang mabugbog. Tignan mo yung kotse. Dapat ay nagkakahalaga ito ng 10,000. Ang kanyang pamilya ay labis na nasisire kaya ibinenta pa nila ang kanyang bahay. Paano siya magkakaroon ng pera? Pambili ng sasakyan. Jasper. Sa gitna ng daldala ng ibang mga taga-nayon, narinig ni Jasper ang isang pamilyar na boses. Tumingin si Jasper at tiningnan ang babaeng nakasuot ng simpleng damit at halos puti na ang buhok. Nakita rin niya ang kanyang mga matatandang katangian na dulot ng hangin at araw. Nay, lumapit si Jasper at nagsisisi na nagsalita, "I'm sorry I'm late, Mom." Maging sa past life or this one, ang tanging taong magbibigay ng lahat para sa kanya ay ang kanyang mga magulang. Noong siya ay nahuhumaling kay Penelope, sinipsip niya ang kanyang mga magulang sa bawat masipag na sentimo para lamang masira siya. Nagduse siya at kinaladkad niya ang kanyang mga magulang sa mahirap na buhay. Sa wakas ay binago na niya ang lahat sa buhay na ito, at habang dapat ay dinala niya ang kanyang mga magulang sa lungsod upang suportahan sila noong unang panahon, siya ay naantala ng iba't ibang bagay. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang ina na mas matanda na kaysa sa naaalala niya, nakaramdam ng pagkakasala si Jasper na hindi masabi. Hindi alam ni Sally ang panloob na kaguluhan ni Jasper, kaya sumagot na lang siya nang, "Ang mahalaga ay nakabalik ka na. Ito ang kaibigan ko, Wendy." Kinaila ni Jasper si Wendy, na kahit papaano ay nahihiyang ipakita ang kanyang mukha, at ipinakilala siya. "Hello, Mrs. Plain," nahihiyang bati ni Wendy. Si Wendy ay napakaganda, at si Sally ay hindi pa nakakita ng ganoon kagandang babae matapos nagugulin ang halos lahat ng kanyang buhay sa nayon na nakaharap sa lupa. Sa panunood ng pag-uusap ng dalawa, walang paraan na hindi niya makita ang relasyon na pinagsaluhan nila. Siya ay mas mahusay kaysa kay Penelope. "Hi," agad na sagot ni Sally na bahagyang kinabahan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng bahagyang pagkalito. Bakit nagpalit ng girlfriend ang anak niya? Noon, malapit na niyang pakasalan si Penelope. Bagamat gusto niyang magtanong, napakaraming tao ang naruroon at hindi niya akalain ito ang lugar para magtanong. "Nasaan si tatay?" Naalala tuloy ni Jasper ang sitwasyon. Bakas ang pag-aalala sa ekspresyon ni Sally nang marinig niya ito. "Kasama niya ang punong barangay. Nandoon din ang pamilya ng tiyahin mo. Pinag-uusapan nila ito." "Ano ang dapat pag-usapan?" Kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, "They're building their house on our land." Nagsimula pa silang manakit ng mga tao kahapon. Walang dapat pag-usapan dito. Dahil doon, pumunta si Jasper sa bahay ng punong nayon. Mabilis namang sumunod sina Sally at Wendy. Nakikiisa sa siklab ng galit, ang mga nakapaligid na taga-nayon ay lumapit upang panuorin kung ano ang nangyayari. Hindi sila pinansin ni Jasper. Nilinggan ni Sally si Jasper. "Huwag kang magmadali, Jasper. Alam mo kung gaano kitigas ang ulo ng tatay mo. Subukan mo lang napakalmayan siya mamaya, okay? Huwag na nating palakihin pa ito kaysa dati, nanay." Kumunot ang noo ni Jasper. "Tinadyakan na nila tayo dito. Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman iginagalang sa amin sa lahat upang magsimula sa gayunpaman, at ang katotohanan na magagawa nila ang isang bagay ay sapat na katibayan na hindi kami mahalaga sa kanila. Wala naman akong pakialam kung manggulo. Brat ka," inis na inis si Sally. "Bakit pareho kayo ng papa mo? Sila ay iyong mga kapitbahay at iyong mga pinsan. Gagawa ka lang ng katangahan kung lalampas ito sa proporsyon. At saka, tayo rin ang maghahirap sa huli kung sasaktan natin ang tiyahin mo. Alam kong nag-aalala ka, Mama." Napabuntong hininga si Jasper. "Para lang akong humiram ng 10,000 sa kanila para makabili ng bahay noon, di ba? Bumalik ako ngayon higit sa lahat para harapin ito minsan at para sa lahat." "Ha?" Gulat na tiningnan ni Sally ang kanyang anak, ngunit umalis lamang si Jasper nang walang gaanong paliwanag. Umiti si Wendy kay Sally at sinabing, "Don't worry, Mrs. Plain. Nagawa na ng anak mo ang pangalan.
Para sa sarili niya ngayon, hindi pa rin alam ni Sally kung paano niya haharapin si Wendy. Sa isang banda, nakita niya ang batang babae na napakaganda, tulad ng isang artista na makikita mo sa telebisyon. Sa kabilang banda, iniisip niya kung ano ang nangyari kay Penelope. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon, ngumiti at tumambo lang si Sally. Ah, nakikita ko, nakikita ko. Oh,